Expired na pero balak pang ibenta ang toneladang smuggled na karne at isda sa Navotas. Nasa batyan sa 5 cold storage facilities. Nasa frontline ang balitang yan, si Elaine Fulgencio. Halo-halong karne at mga isda ang bumungad sa otoridad nang buksan ang mga kahon sa storage facility na ito sa Navotas. Ang ilan, nakasilid pa at nakasiksik sa mga plastic. Isa-isa yang binuksan at kinumpiska ng mga kawani ng Department of Agriculture at Navotas LGU kaninang tanghali. Iba na yung amoy. Amoy bulok na pagkain, na amoy bulok na isda. Ang nanotice namin is amoy bulok na beef. Lagas-lagas na yung kanyang packaging. Nakatambad na lang yung laman ng mga boxes na dinadaan-daanan, natapakan, nasa floor na lang. So, right there and then, masasabi mo na, hindi na siya fit for human consumption. Ayon sa DA, hinihinalang galing China ang mga produktong nasabat. May mga Peking duck din na nakita kahit pa nakaban ito sa bansa dahil sa banta ng bird flu. Meron nakuhang karne ng baka at black chicken. Sa kabuuan, 5 cold storage facility na naglalaman ng hinihinalang smuggled products ang kinalugad ng otoridad. Ikinagulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang may makita rin isdang pampano sa mga nabistong produkto. Sa mga hotel, restaurant, mga canning facility at mga processing plant lang dapat ang bentahan ng mga ito. Wala namang naipakitang dokumento ang may-ari ng cold storage facility. Itong cold storage na nakita natin ngayon ay hindi po accredited ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. I-investigate pa natin further kung paano na nakarating dito yung commodities nila na dapat nandun lang sa mga tinatawag natin na institutional buyers. Naglabas na ng cease and desist order ang Navotas LGU laban sa cold storage facility. Aabot sa 130 metric tons o katumbas ng 130,000 kilo ng mga karne at fishery products ang nasabat. Tinatayang aabot sa 40 million pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Iniwan muna ang mga produkto sa loob ng facility para sa inventory. Di na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng mga produkto. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.